Good afternoon. So in this activity, we are going to create a loan calculator. But bago natin gawin yun, i-design muna natin yung ating dashboard. So start tayo sa pagbabago ng size ng column. So start natin sa column A, right click, column width. So right click natin column heading A, and then column width, and then pasok natin yung size na A. Click OK or press Enter. So column B, right click, column width, make it 15, then Enter. Yung C and D, since pareho ang sizes na gagawin natin dito, pwede natin siya pagsabayin. So right click, column width, 12. Column E, make it 6. Column F, 29. Column G, 24. Okay, then yung row 1, papalitan natin siya ng height. Right click natin lang natin yung row 1, and then row height 30, and then yung row 3 gawin natin 6. So maliit na yung size nito dahil ito yung sisibling border natin sa ating dashboard. Yung row 11, ganun din gagawin natin 30. Then mag-merge tayo ng cells. Co-convert natin yung multiple cells onto a single cell. So start tayo sa A1 to G1, and then merge and center. Merge and center can be located at alignment section sa ilalim ng pumutaw. So merge and center, then A2 to G2, yeah, merge and center. Basically, ang merchant center is to convert, multiple cells onto a single cell along with the alignment sa center. So, as you can see, pag nagtatype kayo, nakaset kagad yan sa center. And then, yung A4 to B4, merge natin. So, yung format na to, yung naka-merge na yan, gagawin natin siya dito sa following cells from 5 to 9. So instead of selecting those ranges one by one and then clicking the merge and center ng paulit-ulit, pwede natin siyang i-copy dito yung format na to. So we can do that by clicking the format painter. Double click natin yung format painter, double click kasi marami yan. Then click natin sa 5. So ay makikita nyo kinokopya niya yung format na nasa una. So 6, 7, 8, and 9. Then escape para mawala yung ating marching ants. Then gawin uli natin sa CND, C4 to D4. And then ganun din ang gagawin natin hanggang sa 9. Double click ang format painter. Click 5, 6, 7, 8, 9. Dito naman, so i-merge natin itong E and F. EF down to row 47. Yan. Dito tayo. So merge natin siya. Starting from E11 to F11. Merge and center. Then again, double click natin yung format painter. And then click natin dyan hanggang 47, or pwede natin gawin yung ganito since magkakadikit yan. So select natin merge and center, click natin yung format painter ng isang beses, not double click, one time, and then iselect natin ito pababa hanggang sa row 47. Ayun, so copy niya yung format sa row 11. Okay, so ganun lang kadali. Next, magpasok muna tayo ng data para kita natin yung ating text at kung ano na pa yung mga changes na gagawin natin o i-apply natin design. So, dito sa ating row 1, sa A1, i-enter natin yung title.
direction niya. So, sa 4, pasok natin yung loan amount. Then, service charge fee. Insurance. Total loan amount. Interest rate and payment term. So, align natin siya sa right. So, since lahat ng text na nandito, nag-i-enter natin yung dapat nasa kanan. So, i-select na natin ng lahat nito. Itong from A4 to G4 down to G9. So, i-align natin siya sa right. So, you can relocate at alignment section sa ilalim ng home tab. So, dito sa kabila, sa F4, total monthly payment. Total monthly payment. Sa F6, outstanding balance. F8, total interest paid. Okay. Bigyan natin ng title yung ating pinakang calculator dito sa baba. Month. Sa A11. You can press tab para makalipat kayo sa cell. So, press tab sa itaas ng caps lock. And opening balance. Principal, interest, closing balance, and monthly amortization. So, select natin ito and then i-align natin siya sa horizontal center at vertical center. So, dapat yan, dalawang yan, yung dalawang center na yan ay active. Para mas maganda-ganda yung ating dashboard. Okay, then mag-apply tayo ng kuang color dito sa ating mga text na to. So, i-bold muna natin ito since ito yung title at palitan natin siya ng font size 24. So, there are two ways to do that. Ano? You can click the drop down arrow then choose 24 or you can click at the box itself, you then press type 24, then press enter. Then, kulay niya, yung fill color niya, nasa ilalim ng font size. So, kuhalin natin yung green accent 6, darker 50%. And then, i-contrast natin yung text kasi masyadong madilim. So, make it white. And then, yung A2, palitan natin siya ng orange. Ito naman, gawin natin light green. Okay. Ito light green din. So, tsaka dito sa dalawa. Okay. So, light green. So, possible na pwede kayo mag-select ng non-adjacent cell. So, yung hindi magkadikit by holding down the control key sa keyboard. You know? Click natin yung first cell, then hold down control key, then click the non-adjacent cell para hindi natin makuha yung pagitan o yung in-between cells. Kasi kapag hindi natin hinawakan ng control, tapos kinalik ulit natin dito, mawawala na yung selection sa naroon. So, click, hold down control, then click on to next cell, which is non-adjacent. Then click natin yung color. Okay, so mag-apply naman tayo ng border dito sa mga to from A4 to D9 border, lalagyan natin siya ng border. So gamitin ulit natin yung control, yan, i-select natin yung mga non-adjacent cells para hindi tayo magpapaulit-ulit ng selection.
Okay, yung border makikita naman sa kakaliwa ng fill color. Ito yun. So, click natin yung all borders. And then, ito naman. So, select natin mula A11 to G47. Since hanggang doon tayo sa 47, row 47, bigyan natin siya ng border. Select natin ito. Pilitin natin kulay ng font color white at saka yung dark gray. So, bold na rin natin para magkaroon ng emphasis dun sa ating dashboard. Ibig sabihin, title ito ng ating label ng ating mga datos sa ilalim. Okay, so ito na yung ating dashboard. So madali lang mag-design. Pero dapat organize yan pag kayo yung nag-design. So next, ang gagawin naman natin is to create a formula that will calculate this corresponding data sa ating dashboard. So, i-mug muna natin ito. Then, i-determine natin kung alin-alin ba dito sa cells na yan ang lalagyan natin ng formula. So, yung loan amount, so this is a, wala itong formula kasi magkakaiba naman yung amount ng ilo-loan ng isang nangungutang. So, pwede nga 50,000 o 100,000 o it can be 20,000, ganyan, and so on. Ano? So, walang formula yan. Ganun din sa ating interest rate. Depende yon kung magkano yung interest na ipapatong ng nagpapautang. At yung payment term, depende sa pipiliin ng mga mangungutang kung ilang buwan nila babayaran o ilang taon babayaran yung kanilang inutang. So, ang lalagyan lang natin dito, ito yung ating service charge fee, insurance, total loan amount, total monthly payment, outstanding balance, total interest paid, and the rest of the cells below this main calculator sa ating loan dashboard. Okay, so first, magpasok muna tayo ng starting value, 50,000 yung loan, for instance, 50,000. So, i-convert natin ito sa monetary o sa ating currency format, control shift, at saka exclamation point. Para i-convert natin. So, you can also use the format cells and then choose number under number tab. Use 1,000 separator and put 2 decimal places in it. And then click OK. No. Pero mas madali kung gagamitin natin yung shortcut key, control shift and exclamation point. Okay? So, sa ating interest rate, let's say 12%. So, yan, point of, nag-convert siya sa decimal, ano? Kapag pinasok natin ng percent. Bakit kaya? Kasi nag-format tayo kanina. Pinormat natin ito sa currency. So, ang gagawin natin is to bring it back or restore it back to the percentage. So, paano natin gagawin yon? So, right-click, format cells, and then choose percentage. Then, tanggalin natin yung 2 sa decimal place and then click OK. No, so, ganun lang kabilis. Payment term naman, ito ay per month, not per year. Let's say 12 in 1 year. Ganun ulit. Control shift format cells natin. At balik natin sa general number. Kasi hindi pwede siya meron decimal sa dulo. Ngayon, kung 2 years, it would be 24, or kung 3 years, ay 36, ano, per month, not per year. So, start tayo sa 24. And then, ang service charge fee natin ay may formula yan. So, ito ay 2% ng ating loan amount. So, equal loan amount, which is on C4, multiplied by 0.02, o 2% nito. Okay. So, we have 1,000. Ang insurance fee naman ay 4% ng loan amount. So, equal. So, lagi kayo maglalagay ng equal sign sa unahan. Ano kapag kayo magagawa ng formula? Unless the Excel, or Excel will not determine if you are calculating or nagpapasok lang kayo
simple ng text. Ano? So, dapat may, meron lagi kayong equal sign sa unahan kapag kayo ay nag-e-entry ng formula. So, equal loan amount multiplied by 0.04. So, ito yung ating insurance. 4% of the loan amount. Ang total loan amount is simply the sum. Ano? Sum nitong tatlo. Equal loan amount plus service charge fee plus insurance. And then, enter. So, ito na yung ating total loan amount. Yung total of monthly payment, outstanding balance, and total interest paid ay babalikan natin mamaya since wala pang laman itong mga cells dito sa ating main calculator. So, mamaya natin yung i-calculate. So, start tayo sa month. Sa month 1, should always be 1. Ano? Nakapix yan. So, this is an absolute value. 1. Then, opening balance. So, dito tayo magsisimulang mag gumawa ng formula. So, opening balance natin is simply tatawagin lang natin total loan amount. Ano? So, equal total loan amount, which is on C7. 53,000. So, magkakaroon tayo ng problema kapag ito ay ikinapin nyo pababa. See? Hindi niya nakukuha ng mga kasunod na cell yung original value ng total loan amount kasi nag-pill series ka. So, kahit pa yan ay i-copy mo. O, ganun pa rin ang mangyayari dyan. Why? Dahil ang cell na nandito sa formula is not an absolute cell. So, kailangan absolute cell yan. So, paano natin mga... Saan galing itong mga value na yan? Anyway. So, itong value na yan ay kapag nag-copy ka pababa, para mo na rin kinopy mula din pababa. Ayan. Itong 12 na to, 0.12 ay ito yun. Itong 24, yan. Yung 0, ito yung non-valued cell. At yung principal ay yan. And then, 0, 0. So, paano natin gagawing absolute? Again, balik tayo sa formula. Simply, maglalagay lang tayo ng dollar sign sa unahan ng column, letter, at row number. So, dollar, column, dollar, number. Okay? O row. Column and row. So, that way, kapag kayo yung nag-copy, so, the same. Ano? Makikita nyo kung ano yung nasa unang value. Since the cell in the formula is absolute, ganun na rin ang makukuha niya doon sa mga kasunod. Okay. Next, principal. So, sa principal, gagamit tayo ng formula tsaka sa interest ng formula. Ito yung ating tatlong formula na gagamitin. So, we have PMT, PPMT, and IPMT. So, PMT is the Excel function o financial function that returns the periodic payment for a loan. So, ito yung kinakalculate nito ay yung periodic payment. Yung PPMT naman can be used to calculate the principal portion of a given loan payment. While the IPMT can be used to calculate the interest portion of a given loan payment in a given payment period. So, itong tatlo ang gagamitin natin dito sa ating loan calculator. So, ang syntax niya ay equal the function name. It can be PMT, PPMT, or IPMT depende sa ikakalculate nyo. And then yung rate, ito yung ating mga arguments sa loob ng syntax. Yung rate, the interest rate for the loan. Yung per, the end month. And per is the total number of payments for the loan. And PB, the present value or total value of all loan payments now. Yung FB at yung type, as you can see, mayroon kayong makikitang bracket na naka-enclose. Ano? Ibig sabihin itong bracket na yan ay it can be omitted. Optional yan. It can be omitted or pwede nyo tanggalin kung hindi nyo kailangan. So, ang gagamitin lang natin sa formula ay hanggang dito lang sa PB. Okay, so let's draw it run. Dito sa principal. So, gagawin natin yung ating formula. Equal negative PPMT. So, press tab. Pag nakita nyo yung tag na nasa ilalim, press nyo na yung tab. So, para makita nyo yung guide. So, yung rate. Ano ba yung rate natin? Is the interest rate. Ano? 12%, which is on C8. So, lahat ng cell na nandito sa taas, K
kailangan naka-absolute sa formula na nandito sa baba. So, i-absolute natin yan. By placing a dollar sign sa unahan ng column at ng row. Okay, divide by 12. O, saan galing yung divisor na 12? So, galing yun dito sa ating payment term. O, diba? O, sa ating interest rate. So, dito nagmula yan. Kasi itong 12% na yan ay interest per annum. Ano, ibig sabihin per year. So, sa isang taon, meron 12 buwan. At sa bawat calculation per month, ay kailangan, ang makakalculate lang yan is not the entire 12%, but the splice. Ano, yung part lang ng 12% per annum, which is the monthly interest rate. So, we need to divide it by 12 since ang isang taon ay may 12 buwan. Then, comma, yung per natin. Ano ba yung per? Ang per is the end month. Okay, ito yon, which is an A12. Then, comma, the end per. Ano yung end per daw? Ang end per is the total number of payments for the loan or the payment of term, kung ilan buwan babayaran, which is on C9. So again, nandito sa taas yan, so we need to absolute the cell. Unlike dito sa A12 na hindi kailangan kasi nandito naman siya sa ibaba. Yun lang nasa taas ang ating i-absolute. Comma, PB. Ano yung PB? The present value or total value of all loan payments now. Okay, ito yon, the total loan amount. I-click natin. And since nasa taas yun, i-absolute natin. Then close. Enter. So, makikita nyo, meron dollar sign sa unahan and we don't need that. Ano? So, i-format natin siya sa ating simple currency. Alisin lang natin yung dollar sign by choosing the number format dito sa ilalim ng number tab. I-retain natin yung use 1000 separator. Huwag natin tatanggalin yan at yung decimal places na 2. Then click OK. So ito na yung ating principal. Ano? Then interest. Ano yung interest natin? So ang ginamit natin dito is PPMT. Ano? Oh, wait muna. Tingnan natin kapag nawala ito. Ah, ito. Nagkakaroon siya ng error return value. Ano? Which is the pound num. So, bakit kaya? So, normal yan, ano? Kasi, walang laman ito eh. So, kaya lang, hindi magandang tingnan yan kung lahat yan ay magkakaroon dito hanggang doon sa baba. Napakaduming tingnan. So, para maiwasan natin yan, maggagawa tayo ng condition dito. Magdagdag tayo ng condition. Ano, bago tayo pumunta doon sa mga kasunod. Okay. So, tanggalin natin yan. So, see? Nagkakaroon siya ng error return value na pound num. Okay, ano yung condition na gagawin natin? So, if. O, kung daw sa Tagalog, kung yung month natin, first month, is equal to blank. Kung walang laman, of course, that would return the value blank as well or empty. So, otherwise, kung hindi naman blanko, at may laman, so magkakalculate siya nito. Okay? And then, i-close natin ng dalawa. Itong close na yan ay para doon sa open na nandito at yung close na nasa dulo, yung pangalawa ay yung open na nasa unahan ng A12. Okay? Enter. So, see? Walang laman, wala rin laman. But if you put value in it, makikita nyo magkakaroon siya ng value. At kung tatanggalin mo, ganun pa rin. Okay, so ganun din ang gagawin natin dito sa interest, closing balance, at monthly amortization. Okay, same formula. Pabaguin lang natin yung ating function name. So kasi ito principal, kaya PPMT yung ginamit natin. So dito naman ang gagamitin natin is IPMT. Okay, again, equal if A12, yung ating month, is equal to, ito muna yung condition kapag blanco yung ating month, then negative IPMT tab. So again, rate. Ang rate natin is the interest rate na absolute divide by 12 comma per, which is say 12
comma, enter. Ang enter natin is the payment term, absolute yan, comma, and the PB, which is the total loan amount. Close ng dalawang beses, and then enter. And then convert natin siya sa currency. Control shift exclamation point. Next, the closing balance. Ang closing balance natin ay equal if and month again is equal to blank, then it will return an empty cell kung blank po yung unahan. Otherwise, so kapag hindi naman blank at may laman, yung opening balance will subtract the principal. Okay? So, hindi ito naka-absolute kasi nandito siya sa main calculator natin. So, enter. So, we have 51,035.1. So, convert natin siya sa currency. 51,035, then align natin sa right. Okay? Next, monthly amortization. So, equal if 812 again, the end month equal to blank, then it will return a blank space again. But if not, yung principal naman will add to the interest. Okay, close. Principal add to the interest. Okay. Convert natin siya sa currency. 2,494. Okay. So, dito sa month natin, sa kasunod. So, dito hindi natin siya pwede ipasok as 2, the fixed value. Ang fixed value lang natin ay itong month 1. Pero ang month 2 and the rest of the month na cover ng ating loan payment term ay dapat merong formula. Kasi yung kasunod na buwan ng pagbabayad ay magde-deduct dito mula doon sa naunang balanse. No. Okay, so anong magiging formula natin dito sa succeeding month? So equal if yung previous closing balance, kung ito daw ay higit sa isa or greater than 1, then or n, isa pang condition, kung ito namang previous month natin ay blanco, of course, it will return an empty space. So, magiging dalawa yung conditional natin dito. Kung yung daw A12 ay higit sa 1, or greater than 1, at kung yung A12 ay blanco, of course, it will return the blank space. So, otherwise, yung previous end month, diba? Ito, which is 812 plus 1. Ibig sabihin, kung hindi naman magiging blanco ito, at ito ay greater than 1, yung value ng 812 ay magdadagdag ng isa para makuha yung kasunod na number doon sa ibaba. Okay? So, ulitin ko. Kung yung daw A12, the closing balance natin ay higit sa isa or greater than 1, at yung A12 natin the first end month ay blanco, then it will return blank. Otherwise, the A12 ay magdadagdag ng isa kung hindi naman masunod itong criteria na narito. Okay. Close and then comma blank. Okay. Enter. Ayun. 2. See? So, ito yung next value. So, try natin yung burain. Tignan mo, nabubura din siya na kapag ito ay walang value. All of them are deleted. Because the first month is deleted. Okay? Ayan. So, ito pwede rin natin lagyan yan para ito yung mablock rin. So, ibig sabihin niya, A12 is equal to blank, and blank otherwise C7. And kapag tinanggal nyo ito, so totally wala nang laman lahat.
gawin natin is to copy that pababa. Hanggang dito lang sa isa kasi meron niyang formula. Ito kasi nakapix yan. Value. Ang kukuhanin nating formula na pwede nating i-copy bababa ay yung pangalawa. After the calculation of the second month. No? So, just simply double click the fill handle. Yun. Double click. Double click yan. Double click. And then ito, let's try kapag dinouble click. 53,000 pa rin. So, hindi nabawasan. Ano? Lugi. So, dito, meron tayong particular formula dito sa opening balance. Ito ay pareho lang na nasa taas. But this one is different from the previous one doon sa unang month. So, magkaiba yan. So, meron tayong particular particular formula para dito. Okay? Equal if end month, the current end month, if the current end month, not the previous end month, A13 na, is equal to blank, then blank. Otherwise, hindi siya blank po, ano mayayari? So, kukuhanin niya o tatawagin niya lang yung previous closing balance. Ito. Okay, close. Ayun. $51,035. So, we have mali dito, ano? So, tingnan natin, hanapin natin kung ano yung pagkakamali. Sorry. So, tingnan natin dito. So, tanggalin muna natin siya. Ito ay save. So, sa monthly amortization natin, dapat ay pareho eh. Hindi pwede magkaiba-iba yan. Kasi kung magkano yung babayaran, sa unang buwan, ganun din ang babayaran sa mga susunod. So, hanapin natin yung ating mali. So, IPMT. IPMT. Yeah, I see. Ayun, nakita ko na. This one. Hindi naka-absolute yung ating cell C7 doon sa ating interest. Okay? So, absolute natin. Ayun. So, yun lang. So, kapag nagkamali kayo, meron kayong hindi makita kayo mali. You have to find out ano, kung alin ang may problema. So, you have to trace. At dapat naiintindihan nyo yung kung ano yung dapat nalaman nito. Kasi syempre, pag nangutang kayo, kayo dapat alam nyo kung magkano yung babayaran nyo buwan-buwan. At natural na pare-pareho lang yun. Kasi yung total loan amount is divided by the number of permit, payment per term. Ano, hindi pwede magkakaiba. Okay, so this time, copy natin yan. Yung pangalawa, oh, sorry. Hindi natin siya pwede i-copy na sabay-sabay dahil meron tayong naka-merge na cell, which is this cell. So, kuhanin muna natin to. Ito yung apat na yan, and then drag natin pababa hanggang 47. And then, ito ay solo kasi naka-merge siya. At ito naman ay doon sa 47. So, you can see at the end of the last at the end of the payment term dapat zero ano, tapos yung monthly amortization nyo dapat pare-pareho yan kada buwan. And then yung interest nyo, it should be dropping down, no, bumababa nang bumababa yung interest rate. Okay, sige, then dito tayo sa total monthly payment. Total monthly payment, ang ating formula dito is simply PMT. Ito naman ang gagamitin natin, PMT. Ano? Kasi yung unang ginamit natin sa principal portion, ito.
sa interes ay ito. Ito naman sa ating total monthly payment, UPMT natin. Okay, equal. You don't need to put a condition if, ano. Hindi na natin kailangan yung if na yan. Bakit? Kasi naka-fix siya sa isang cell. Naka-absolute yun itong cell na to, yan, yung value na yan. Hindi naman yan mababago at hindi naman tayo magkaka-copy nito pababa. So we can simply equal negative PMT. So sa rate, again, yung rate natin, divide by 12, at you don't need to absolute it. Ano? Kasi hindi naman tayo magkaka-copy. Ito lang cell na to, lalagyan natin ang formula. Okay. Comma. Yung end pair natin. Ang end pair natin is the payment term. So as you can see, wala siyang month, di ba? Wala siyang pair. After rate, end pair ka agad. So yung end pair natin is the payment per term. Comma. And the PB is the total loan amount. And then close. Again, ulitin ko, hindi mo na kailangan ng condition ng if para sa blank. Ano? Kasi hindi naman tayo ito naman kasi ng cells na ito ay naka-absolute. Okay? And then ito lamang formula natin dito ay hindi natin ika-copy pababa kaya hindi na natin kailangan i-absolute yung ating cell C8, C9 and C7. Okay? So ito again i-convert ulit natin sa ating proper format. So this time gagamit tayo ng symbol para sa ating monetary unit. Kunin natin yung English, pilihan English, sorry. Pilipino natin. Yun, English, Pilipino. Peso sign. Okay, so itong features na to ay available lang sa higher version ng Microsoft Office, ano? Microsoft Excel. Hindi siya available doon sa mga lower version. So, dito lang siya available sa higher. Starting from 365. Okay. So, yun. So, we have a total monthly payment. 2,494. And it should be the same as this monthly amortization. Okay. Next, yung ating outstanding balance is simply yung total naman nito. Ito, mula dyan hanggang doon sa 47. Sum. Ang ating function name, ibig sabihin, kinakalculate natin yung total dito by using the operator add. Ano? So, sum, mas matagal kung G12 plus G13 plus G14 plus G15 plus G16. So, napakarami, ano? Napakatagal. So, there is an operator for a range of cells by using colon. Ano, itong colon lang ang gagamitin natin. Ibig sabihin nito, ito yung G12, the starting cell, and then kukuhanin natin yung last cell, which is the G47. Ano? But instead of using plus, we use colon. G47. Close. So, ito na yung total na. 59,877.46. Colon, ha? Pero dapat meron siyang function name sa unahan. Kung wala, it will return as the value. Return error value. Kaya dapat dyan ay may function name. Ayan. Next, total interest paid is simply the sum. Sum naman nito ay ng interest. So, mula doon, D12 colon D47. Close. D12 from D12 down to D47. Enter. So, ito yung total interest paid. 6,877.46. So, sa end, month ng term ay 0 na siya. At hanggang 24. At ito yung maganda, ano? Kapag ito ginawa mo 3 years, 36. As you can see, it will expand to 36. Ayan. Mag-expand siya. Pero kung prepare nyo, halimbawa na
itong payment term nyo ay expand nyo, halimbawa ng 4 years o 5 years, magdadagdag syempre kayo dito ng sell ng 12 kada taon. Ano? So kung 36, at gagawin ang magiging 48 yan sa susunod kung yun ay 4 years. Ano? And then 60 kung hanggang 5 years. At ito pa, kapag ito 1 year lang, 12 months, ayun, hanggang 12 lang siya. So wala kayong makikita ang anuman sa ilalim niya. And then, nababago din yung total monthly payment, outstanding balance, at saka yung total interest paid. At kung ito naman, ay bababa nyo lang, 20,000 lang, ayun, 1,883 lang ang babayaran kada buwan sa loob ng isang taon. At kung isa dalawang taon, ayun, 997.96. Okay. So, ito na yung ating loan calculator. And hope you find it valuable para matutunan nyo kung paano gawin.